Hello mga kabukid! Magandang morning! Alright, sa umagang ito ay pag-uusapan po natin ang paggawa ng liquid fertilizer, organic po. Ang nandito po sa inyong harapan ay the byproduct of the fermented plant juice. Isa po itong liquid fertilizer, organic. Okay, so ano po ang FPJ? Ano po ang fermented plant juice? Ito po ay isang organic liquid fertilizer na nagmumula sa mga halaman, leguminous plants. Okay, sa mga katas ng mga leguminous plants like the malunggay, the talbos ng kamote. Bakit leguminous plants po ang main ingredients dito? Kasi nga po ang leguminous plants is very rich in nitrogen and they have growth hormones. Kaya kahit saan po natin ito ilagay, may tubig lamang ay tutubo at tutubo po kasi nga may growth hormones sila, sarili nila. Very rich in nitrogen at may nitrogen fixing ability dahil they are leguminous plants. Alright, sa umaga ito ipapakita ko po sa inyo kung paano po ang paggawa. Okay? Nito, FPJ. Okay, this one is very effective on the vegetative stage sa inyong mga halaman. Lalong-lalo na po sa mga seedlings ninyo. Okay, so alright, ipapakita ko sa inyo kung paano paggawa nito. And here are the main ingredients for fermented plant juice. Okay, we have four main ingredients. The malunggay, very rich in nitrogen, which is leguminous plant. And talbos ng kamote, ito din po ay very rich in nitrogen, may growth hormones din. And then the banana trunks, okay? This one is rich in potassium and vitamin B6. Okay, so, and of course, the molasses, okay? Isa sa main ingredients. Ito po ay para sa fermentation, alright? So, ngayon ipapakita ko na sa inyo kung paano ito gagawin. And of course, we have the other materials. Ito, pang mix, the container, the markers, okay? And then, of course, yung mga pampabigat. Okay? So, ito na po. Gagawin na po natin. Oh, since na-chop na po ito, okay? So, unang-unang gagawin natin is i-chop na natin. Pero, chinap ko na ito prior to doing the video. So, ngayon, ang gagawin natin is imimix na po natin yung mga main ingredients. Alright. Take note na kailangan malinis ang kamay ninyo, ha? Naghugas na ako ng kamay. And of course, dapat nakahugas na ng mabuti yung mga main ingredients ninyo. So, una ilalagay natin yung talbos ng kamote. And then, yung banana trunks. Ano ba tawag dito sa Tagalog? Okay. The next one is the malunggay. Okay. Ang sukat pala nito mga kabukid, ha, is 300 grams per ingredient. Okay, itong malunggay 300 grams po ito. Natimbang na po namin lahat ito. Yung talbos ng kamote 300 grams din. Yung banana trunks 300 grams din. So a total of 900 grams. So, ang mixing po nito is 1 is to 2. So, kung ang solid ingredients niya is a total of 900 grams, ibig sabihin po is kalahati yung molasses. Kalahati is 450 grams of molasses po. So, ngayon, napaghalo na po natin yung mga solid ingredients, ilalagay na po natin yung molasses. Okay, so sagarin natin dahil sayang yung molasses. Kung wala po kayong molasses mga kabukid, pwede din po yung brown sugar. Okay, so same yung dami niya, pareho lang din. Okay. Masyadong sticky.
Okay. So, if you have time sa mga bahay ninyo, dapat sagarin nyo na. Ubusin nyo lahat kasi sayang eh. Pero since naka-video ito, okay na rin. Okay. So, ngayon, i-mix muna natin siya. Okay, let's make sure na mix lahat yung solid ingredients saka yung molasses. Masyadong napaka sticky. Okay. Okay. So mga kabukit, ito ay i-ferment natin ng 1 month. Okay? So the longer is the better po. Minimum of 2 weeks pero mas maganda gawin yung 1 month po para talagang ano niya yung mga katas lahat. Okay. So in a month po magiging liquid na po ito siya. So katas na lang po ang makukuha natin. So yun na po yung fermented plant juice natin. Alright, so masyadong sticky. Okay, so ayan. And ngayon, lagyan na natin siyang pampabigat para mag-sink talaga lahat ng mga solid ingredients sa doon sa molasses. Okay, para balance yung fermentation niya. So ilagay na natin yung net bag. Okay, ito yung purpose niya. Okay. So habang yung fermentation process niya is ongoing, magsisink at magsisink yan hanggang sa okay, aabot yan sa ilalim at matunaw na po lahat ng mga solid materials dyan. Okay. Right, okay na yan. So, kahit sisilipin nyo yan araw-araw, makikita mo yung progress niya. Magsisink at magsisink yan. And then, takpan natin. So, we will ferment this for 1 month anaerobically. Okay, anaerobically it means dapat walang hangin po. Okay, wag natin buksan ng 1 month to make sure na walang hangin na makapasok. Okay, lagyan natin ng isisil natin siya ng masking tape. Okay. Siguraduhin natin, pwede namang wala ng masking tape pero siguraduhin talaga natin na talagang walang hangin na makakapasok for 1 month, okay, before harvest. Wag na wag nyong buksan for 1 month mga kabukid. So pwede nyo naman siya titingnan-tingnan araw-araw dahil may kita naman, transparent naman yung container natin. And then finally lagyan natin siya ng marker. Okay. So sulat natin anong klaseng organic liquid fertilizer ang ginagawa natin. So fermented plant juice FPJ. Then ilagay natin yung date of production, DOH, date of DOP, date of production. Today is January 29, 2021. So ilagay din natin yung date of harvest. So DOH, date of harvest. Syempre, 1 month, so 2. Ah, wala kasing 29 ng ang February, so kahit 28 na po. 2/28/2021. All right? So ngayon ang gagawin natin, ilagay na natin ito siya sa a cool dry place. Okay, huwag po natin hayaan na mainitan ng araw dahil masisira po siya.
Ayan na po. So, ito na yung ang ating organic fertilizer, liquid fertilizer. Fermented plant juice. Okay? So, I hope na nagustuhan nyo po, mga kabukid, ang topic natin for today. So, no need na gumastos po ng malaki sa ating organic, sa ating mga fertilizer, sa ating mga laman. Okay? Kahit gumawa tayo ng ating sarili. It's which is very effective. Maraming salamat po! Ito po si Kabukid Janel Rendon na naniniwala sa kasabihang pag may tinanim, may anihin. Ngunit, pag inayos po natin ating pagtatanim, mas marami po tayong anihin. Goodbye!